let's try Kung Fu in Chiang Kai. Kung Fu. Kung Yang Yang Yang. Adik lang eh. Wala kasi nagbigay sa akin ng tikoy. Nakakayamot. Nag-red pa naman. Hindi, kaya nga ako nag-red ngayon kasi gusto kong magkaroon ng tikoy. Bigyan mo naman ako ng tikoy, partner. Sige, maghanap ako ng tikoy. Tikoy! Magkasi magka sa floor, naghahanap lang yan. Sabi naman, huwag nakita ang kalat, parang tikoy ito. Germs pala. Yuck! Ew! Naku mga kabisyo, syempre ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Eh talagang umarangkada ngayong Saturday night. Ah. Syempre, magkukulitan na naman tayo kasama si Nicole Hyala at Chris Tsuper. At ang sila? Ating... Oo, nga. Sila yun? Sino ka? Kasama sila Nicole Hyala at Chris Tsuper. Hindi ikaw si Chris? Oo nga, sino ba ako? Anong ginagawa ko dito? Partner? Ay, ganyan talaga kapag kasawi sa pag-ibig. Nababaliw. Nakakapraning kayo ang Valentine sa kakaloka. Sobra, lalong-lalo na kung wala kang kadate ng ano, di ba? Nang Feb 14 mismo. Hindi, saka di ba, ilang years na tayo magkasama, partner? 9 years, di ba? Running 9. Lagi po ako kapag ka-Valentine's. Ilang Valentine's Day na nakita mo ako naka-black? Ang dami, di ba? Ngayon ka lang nag-red partner. Ngayon ako nag-red partner kasi in love na in love akit. So, di ba? Tsaka gusto ko po ng tiko. Yung pa rin. Ay, ako nakakaloka. Para sa araw na ito, meron po kaming espesyal na bisita. Isa po siyang professor sa isang prestigiosong university. Yan. Talaga naman, napakarami nang nalalaman tungkol sa pag-ibig. Correct. At saka tungkol sa relasyon. Yan, no? Excited nga ako para yung episode na ito kasi feeling ko maliliwanagan ang kautakan ko pagdating sa pag-ibig. Correct. Kung bakit ka ganyan, kung bakit ka takot sa responsibilidad. Kung bakit ka takot sa... Ano kasi partner? Kailangan mo... ito, pinipilit kita ang intindihin eh. Kasi kung ako si Chris Tsuper, ang dami kong girlfriend. That is kung ako yun eh. Lang sila partner. Oh, choosy sila. Eh, syempre lang naman ikaw ang choosy. Ang penis mo, ha? Charat! Nakaka-lurky. Baka sakali, pag natapos ang episode na to, partner, maliwanagan ako at pagdating ng isang linggo, yan, no? Bibigyan ko ang sarili ko ng isang linggo, baka magka-jowa na ako. Ako talaga, yan ang wish ko for 2013, magka-jowa ka. Yan. O, pero bago yan, bago namin pakilala yung professor natin, total Valentine's episodes naman natin, del February, meron akong dagdag kaalaman, partner. Alam mo, di ba syempre, kapag ka-Valentine's, nagbibigay ng mga bulaklak eh. Correct, mga lalaki correct. Nagbibigay ng bulaklak. Gastos and, nga, mahal eh. Oo nga eh. Makareklamo ka naman, kala mo naman yung pinagbibigyan ka. O anyways, napansin mo ba na syempre patok na patok ang roses? Mm-hmm. Diba? Bakit? Ang dami naman ibang bulaklak. Correct. Bulaklak ng patay. Everlasting. Bulaklak ng ipin-ipin. Actually, mahal din yun eh. Pero kung tutusin, ang dami talagang bulaklak sa correct, paligid. Correct, na pwede mong bunutin lang at ibigay sa babae. Pero bakit rose? Bakit rose? Especially on Valentine's Day. Kasi ang rose partner ay ang paboritong bulaklak ni Venus. Ah. Kilala mo ba si Venus? Binentahan kaya ako ng balot ng isang araw. Yun, siya nga yun. Siya yun. Si Venus, syempre, alam naman natin siya ang goddess of beauty and the goddess of love. Oh. So, nung inaaral natin ang meteorology, bobo lang yun. Greek mythology. Oh, Greek mythology ba siya? Oh, naman. Or Roman? Napag-alam, ha? German. German mythology. Imbento. Napag-alaman natin na paborito niya pala ang rose. Yeah. So that's why. Mm-hmm. So hanggang ngayon, yun na yung sinusunod natin. O, di ba? Dagdag kaalaman. Eh, ako may dagdag kaalaman din ako, partner. O, sige, go, partner. Alam mo ba yung kasabihan na ano? To wear your heart on your sleeve. O, ano? Saan ang galing yun to wear your heart on your sleeve? Hindi ko lang napakinggan yun eh. Ay, tanga-tanga mo talaga. Alam mo, may tsura ka sana. Tanga ka lang. Start lang. O, go. To wear your heart on your sleeve, lagi ko kaya narinig. Pero hindi ko rin naintindihan. Tanga din pala. Alam mo, huwag natin ipahalata masyado. Oo nga, nakakahiya. Baka rin matalino tayo ngayong araw. Baka tanggalan tayo ng show. O, anyway, saan ang galing naman yung to wear your heart on your sleeve? Kasi during the medieval times, di ba, yung mga 18th century, yung mga ganyang panahon. Mga times ni, sino yun? Yung... The Knights of the Altar. Yan. Oh, go! Basta yung medieval times. Yan. Alam nyo ba na ang mga tao nun, para makahanap ng kadate, meron silang rolats. Mm-hmm. Oo. Palabunatan. O, kunyari sa isang barangay partner. Mm-hmm.
pag lalagyan nila yung mga names nila doon sa isang bowl. Tapos bubunutin. Tapos bubunutin. Oh. Lahat 'yun, babae, lalaki. Tapos pag nabunot mo, halimbawa, ako bumunot ako, tapos bubunot ako sa bowl na 'yon. Tapos ang pangalan Prokopya. Prokopya, lalagay ko si Prokopya dito. Sa sleeve mo. Sa sleeve ko. Ah. Tapos si Prokopya, hinahanapin ko siya. Oh. Siyempre makikita ng mga kasama. Sino si ba hinahanap mo? Si Prokopya kasi ito nakasulat. Ito si Prokopya nga, oh. So kakalat na 'yon, mahanap ko na si Prokopya sa barangay na 'yon. So 'yung pala, doon pala nagsimula ang wearing your heart on your sleeve. Oh. May date ka na, no? Oo. Gawin kaya natin ngayon. Ah? Ikaw na lang. Total naman, ikaw nakaisip. O siya, more on love advices, love problems, yan. At kung anik-anik pang tungkol sa marriage, kasama po ang ating behavioral expert, ang yan. Ating marriage counselor and professor na si Fred Cabuang, maya-maya lamang sa pagbalik ng Tambalan sa DZRH and RHTV. Hi, I'm Pastor Edwin Tugano ng Alabang New Life Christian Center. Nais ko kayong imbitahan sa isang programa na makapagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa inyo. Alam niyo, sa buhay, marami tayong kinakaharap, maraming pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos, the Word of God, will bring you life and breakthrough and miracle. Kaya nais ko kayong imbitahan sa programang ito, This New Life, every Sunday, 8 to 9 p.m. Magkita-kita po tayo doon. God bless. Pagkatapos ng eleksyon, ano na ba ang ating aantayin? Pagkatapos ng mga kantahan at awitan sa entablado, ano na ba ang aabangan natin? Pagkatapos ng sangkatutak ng magagandang salita, ano na ba ang titingnan natin? Ano pa edi matupad ang mga pangako nila? Oras na ng paniningil at ang programang sisingil, tutok lang sa RHTV. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba ang mga maniningil ng bayan, sina Da Junior, Dennis Antenor Jr., ang panyera ng bayan, Attorney Reina Seco, at Ninyo Bonito Padilla. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba? Linggo, alas 9 ng umaga, dito sa RHTV. Para sa inyong gustong singilin na politiko o mga lingkod bayan sa kanilang pangako, type lang sa inyong mga cellphone, RH, space, ang pangalan ng politiko, space, ang mga pangakong gusto mong singilin, at isend sa 2600. Mr. Tambalan ng isang balasubas. At isang balahura. Ako po si Nicole, si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio kay Chris Tsuper. Sana lahat ng tao partner may RHTV. Correct. Nakakinis eh. Nakakinis ang mga ilaw dito sa studio. Oh, partner, kinis-kinis mo sa ano. Kanina nga close up ako. Alam mo, usually ayoko magpa-close up. I-close up niyo ako, makinis yan. Promise. Ganyang shot lang daw lagi ang ganyan. Oo, at syempre partner ha. Dahil sapagkat because sa love month ngayon. Correct. Naka-red ako. Si Chris Tsuper, red po ang ano niyan eh. Red po ang... red po lahat. Yun. Red po. Lahat ng mga nakatagong parte ng katawan ko sa loob ng aking jacket. Yan, ay pula po. Kasi yan. Po, may sakit po eh. Tawag psoriasis pala. Skin disease pala. At syempre, katulad nga na nabanggit namin kanina, kaya napaka-espesyal na ating episode ay dahil meron tayong inimbitahan na eksperto tungkol sa pag-ibig. In fact, hindi lang siya eksperto sa pag-ibig, pero eksperto din siya pagdating sa behavior. Ayan. He's also a marriage counselor. Love expert. Corrected by... Tawagin mga kaibigan. Ako, huwag niyong imimiss ang episode na ito. Huwag talaga. Lalo na doon sa mga may problema sa puso, sa pag-ibig at sa relasyon. Yan. No? Malamang masasagot po ang napakarami niyong katanungan kasama ang ating napakagaling na psychologist. Of course.
stars. Love expert. Yan. And isang butihing professor, si Professor Fred Cabuang. Yay! Hello! Welcome po! Thank you for inviting me. And thank you din po at nandito kayo sa aming show. Ayan. Thank you sa mga nakikinig. Ay, nanonood pala. Yes. Nanonood and nakikinig. Kasi po tayo po ay napapakinggan rin sa DZRH and napapanood ng sabay sa RHTV. Correct. Again, maraming salamat, Professor Fred. Pinaulakan mo ang aming invitasyon. Sabi niya kanina off-cam, isa daw siyang psychologist. Pinangarap ko pong mag-take up ng psychology when I was in college. Kaya lang, sabi na mami ko, wala daw pera dyan. Anak, wag ka mag-psychology. Walang pera. Totoo po ba? Walang pera. Wala nga pera dyan. Yun na nga, air. Makipag-meet na lang ako sa mga psychologist. Kasi ang ganda nung feeling na you are able to interpret a person. Yung parang maintindihan mo siya kung bakit siya ganun. Alam niyo po mga kabisyo, nakakaloka pagpasok pa lang namin ng studio, nakita ni Prof na buntis ako at alam niya kagad na girl. Isipin mo, oo, diba talent naman, yun po? Correct, diba? At hindi po yun panguhula, diba? Nabase niya kaagad sa, saan niyo po na-base yun? Ibig sabihin, sa behavior mo yung pagpasok. Sa behavior, pagpasok. Talaga, bakit? Bakit kayo kasing pagpasok po ba ginawa ni Nicole? Ano? Tumambling ako. Hindi naman niya po tinas yung skirt niya. Ano, paano? Makikita mo yun sa, ano eh, sa expression ng isang tao. Talaga? Kung yung iba, sinatawag naman nila, ano daw, aura. Aura. Pero hindi naman ako nakakabasa ng aura. Oo nga, kasi nakakabasa ako ng expression tsaka yun, ng behavior. Kumbaga, mas may pinagbabasehan yung sinasabi ni professor. Oo. Di ba kasi pag iba kasi yung fortune telling na parang yung sinasabi parang invento lang pero minsan sumasakto kaya pinaniniwalaan. Pero yung nakita ni Professor Fred, as in talagang nakita mula ulo hanggang paa mo, partner. Three steps pa lang yun. Correct. Eh. Sabi niya, babae ang anak mo, sabi niya. Dahil nakita niya siguro sa behavior ko na mahinhin ako. Mahinhin! Nakakalok. Nabasag yung speaker. Ano? Yung tumawa ka. Alam mo, nung binulo sa akin ng professor, nung nakita ka daw niya, parang nahilo siya eh. Naisip niya daw, masamang espiritu. Pero nakakatawa, and it's nice that you're here, and it's nice that we're going to talk about love. Correct. Isang bagay na napaka-importante sa buhay ng tao, ang aspeto ng pag-ibig. Gusto ko po maging mas personal po yung ating usapan, kasi po ako po'y concerned kay Chris Tsuper. Kasi po, hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya nag-girlfriend. Bakit po may mga ibang taong successful naman, maayos ang career, may itsura naman po pag nailawan na maganda. Pero bakit hindi siya nagjo-jowa? Ako, maghihintay ako ng paliwanag talaga. Tahimik lang ako. Tingin ko sa kanya, deep inside, ayaw niya eh. Aho. Meron pa siya siguro mga concerns. Ay, naku, nakakaloka. Nakikita naman sa expression ng, ano niya, ng face niya, tsaka yung the way he smiles and the way he talks. Na meron pa mga concerns. Meron pa siya. Hindi. Can you be kasi, really, truly prepared for love? Yeah, you can prepare. And you have to set up the condition. Oh. Di ba parang pag nagtanim ka, kailangan i-condition mo yung lupa. Correct. So ganun din, you have to condition yourself. Hindi ba sa tanim ng tanim? Kumbang, so ibig sabihin ito? Sa tamang lugar, sa tamang panahon. Sa tamang panahon, at tamang pag-uugali. Ay, masama kasi ugali mo, partner. Idalaw ka lang. Pag dumating yung panahon na yon, meron tinatawag na magic. Mangyayari yan. Na yun. Sa bagay, tama. Tama yung sinabi ni Professor. Ako naman din, I have to admit, sir, it's a choice. Pero kung darating naman siya, bakit ba ang hindi? Siguro talaga hindi pa panahon. Kumbaga, parang hindi pa ayoko pa magtanim ng petsay ngayon kasi alam ko maulan pa ang panahon. Wow, wala ganung analogy. Wala pa niya. Tama analogy niya. Oo. Hindi pa niya sineset up yung condition na gusto niya mangyari. Kaya siguro. Wala pa yun. Why are people afraid of commitment? Is it because he's afraid? No, it's not a commitment, it's the responsibility. Yun. Of having a commitment. Bakit ano? Bakit po siya kailangan maging responsibility? Ay, when you love someone, it shouldn't be a responsibility. Work. No. Hindi ko wala. Responsibility doon is how to sustain your relationship. Mm-hmm. Correct. Kasi ang unang bugso ng damdamin ninyo, hindi ba? Yun yung sasabi mong love. Yeah, no. Pero yung next chapter niyan, yung sustenance, paano mo pahigpitin o palalaguin yung love na yon? Doon nagkakaroon ng diferensya ibang mga tao. Kala nila yung unang bugso, oy, I'm in love. Correct, yung kilig-kilig lang. Oo, hindi makatulog, hindi ba, hindi makakain, yeah. Correct, di ba? Puputok yung puso sa galak, yung mga ganon. Professor, pero pag dumating na yung panahon na, ay,
kailangan pala, tawag-tawagan ko siya, kailangan pala, padalan ko siya. Magte-text pala ako kung kailangan, alaga ko pala kung may sakit. Oo, ganun. O kaya, kailangan pala, pagka tumawag siya, ibabagsak ko lahat ang ginagawa ko para sagutin siya. Mm-hmm. Totoo yun, matinding responsibility. And that becomes the responsibility. Maraming mga tao na hindi handa sa ganun. Kaya hindi tumatagal. Kaya hindi successful ang relationship. Oo, tsaka, hindi na, tsaka nawawala yung kondisyon. Kasi nasa kondisyon na sana eh, no? Mm-hmm. Maganda na, nakita mo na siya. Correct, correct. Mm-hmm. Nag-meet na. Oo. Kaso sinisira na nilang dalawa o isa na ang kondisyon na na-establish na nila. Mm-hmm. Kailangan ba, ano, Professor, kunyari, sa isang relasyon, kailangan talaga ng compatibility? Kasi minsan ganun tayo eh. Sinasabi natin, uy, compatible kami kasi, uy, parehong bilog yung mata namin, uy, pareho kaming mahilig sa red, compatible kami. Ganun po ba yun? Kailangan o not necessarily meron na ganun? Ang compatibility, hindi lang nangyayari yun sa first stage ng meeting. Mm-hmm. Nadidevelop ang compatibility. Oh. Kasi kung halimbawa, may nakilala ka, mm-hmm, gusto niya, nagsisine siya, pero gusto mo, DVD sa'yo, ayaw mm-hmm magsine, mm-hmm, dumarating ang panahon na dahil nga gumagawa kayo ng paraan para ma-sustain ang mm-hmm relationship ninyo, mm-hmm, matatanggap niyo na magsine ka, mm-hmm, at mag-DVD minsan. Man siya. Oo. Oh. Pero mas malaki po yung ano, yung ang hindi compatibility yung tawag doon is the tolerance of each other. Tolerance of each other. Kailangan ma-tolerate mo yung ginagawa niya. Correct. Correct. Acceptance. Acceptance din kung ano man yung actually, ginagawa niya. Actually, iba yun. Kasi acceptance parang tinatanggap mo. Oo nga eh. Parang tinatanggap mo yung kung ano man yung ayaw mo. Pero ang tolerance, hindi mo siya binibigyan ng saysay para ma-sustain yung relasyon ninyo. Tatanggapin mo lang. Tatanggap. Hindi mo tinatanggap ko ba? Titignan mo siya na, ginawa okay, niya yun. Siya. Kuya, ginawa niya yun kasi ganun siya. Mm-mm. Pero hindi, doesn't mean na tinatanggap mo. Hindi mo tinatanggap. Pero mas may advantage ba kunyari, pareho talaga kayo ng interest? Lagi kayong may common denominator. Halimbawa, pareho kaming manood na sine. Favorite namin to yung gantong lineup ng correct songs. May advantage ba yun? Boring yung ganong relationship. Boring! Oh. So mas exciting pa rin kung kriminal at santa. So ito yung follow na magtatagal ang isang relasyon porque super compatible sila. Kasi ganun eh, di ba? Kasi yung iba iniisip, ang compatibility means similarities, yes, of interest. Yes. Hindi ganun. Ah, okay. Mababaw lang ang pagkakaintindi namin sa compatibility. What does it mean? Ang compatibility is you understand each other and mm-hmm you tolerate what the person is doing. Mm-hmm. Compatible kayo nun. Yung ginagawa mo, mm-hmm, diba, mahilig ka nga sa DVD, ako wala akong hilig, mm-hmm, tayong dalawa ang magkasama. Ito tolerate ko na yan pero hindi ko gagawin, I will not count that against you. Mm-hmm. O kaya I will not demand na palitan mo yan, kailangan gawin mo yung gusto ko. Oh. Then pagka napatunayan ko sa sarili ko na naintindihan kita, mm-hmm, then I can tolerate you. But compatibility, doon na nangyayari yon, result na yon ng tolerance. Andes, so, ang ganda ng compatibility, it doesn't end pala. Diba? Hanggang as long as you continue with the relationship, mm-hmm, yung compatibility, it grows and it grows. Oh, the way people grow, mm-hmm, diba? Tumatanda tayong lahat eh. Correct. Ang relasyon, ganun din, tumatanda rin. Correct. Mm-hmm. Tsaka it goes to a life cycle. Mm-hmm. Meron kang introduction, diba? Pinanganak, mm-hmm, tapos it grow, nag-mature, mm-hmm, tapos mm-hmm decline. Mm-hmm. So ganun ang relasyon din. Umaabot sa ganung panahon na nagpagkakilala nyo, the love grows, mm-hmm, and then nagmamature yan. Parang iniisip nila nagkakasawaan, nagiging bored na kayo sa isa't isa, hindi na nag-uusap, nawawala. Nagkakaroon ng decline na yung ano. So, paano po ma-sustain? Mm-hmm. Para ma-spy sa lagi yung ang lagi kong sinasabi, relasyon. Ang number one is i-tolerate nyo yung isa't isa. Mm-hmm. Kung ano yung isang tao, let her develop. Lagi ko sinasabi sa mga bagong mag-asawa. Makinig ka pa. Ito na nga eh. Kaya nga tahimik ako eh. Tandaan niyo, dalawang tao kayo na ibang pinanggalingan. Oo. So, do not never attempt to change each other. Mm-hmm. Kasi sabi ko, alam mo nangyayari, pag pinili mo palitan yung tao na nakilala mo, 10-20 years down the road, mm-hmm, beyond recognition na siya. Pinalitan mo eh. Correct. At siya mismo, hindi niya na rin kilala ang sarili niya. So, dapat kayong dalawa, you grow together. Yan. Kung ano yung
kung ano yung pinagsimulan ninyo, ano yung career ninyo, ano yung gusto nyo maging, mm-hmm. you grow together. And then you tolerate each other's growth. Mm-hmm. Correct. Doon masusustain ang relasyon ninyo. Doon nagtatagal. Doon nagtatagal. At doon na nanatili ang init at spark. O, kasi una-una, kung kayong dalawa magkasama, mm-hmm. at in-encourage na na you grow, mm-hmm. hindi ba ang ganda noon na meron nagsusuport sa akin? Tama, tama. Hindi siya yung laging sinasabi na ayokong gawin mo yan kasi ayoko niyan, gusto ko yan, gusto ko ganito, di ba? So, yun ang gusto kong gawin eh, yun ang gusto kong maging. Mm-hmm. That's true. Di ba? Parang din, it also applies, sir, not only for lovers, no? Siguro sa mga magkaibigan, ganun din. Yung tolerance ng isa, parang kailangan tanggapin, tama ba 'yung pagkakasabi ko? Kasi minsan ganoon tayo pagkaibigan natin isang tao, wag mo gawin 'yan, hindi ka ano, ganito lang dapat. Bakit mo ginamit 'yung word na lovers? Iba kasi kunya pagdating sa relationship. Kami kunyari halimbawa, tumagal kami for 8 years. Running 9 years. Kami lovers. Oo, na hindi namin sinabi na, Nicole, ganito ka lang dapat. At hindi ko rin siyang pinit. Actually, so, sir, I tried to ask if he could change it kasi we were really different. Correct. But then I realized na if I do that, he's not gonna be, we're not gonna be compatible anymore. Yun. So it also applies to friends. From my point of view, lovers kayong dalawa. kasi ah, bakit? Baka naman iba kasi ang interpretasyon ng iba pag sinabi nilang lovers eh ibig sabihin dalawang tao na merong carnal relationship. Diba? Okay. It doesn't follow. No, hindi. No. Okay. Baskin walang carnal relationship, they can be lovers. Kaya nga na nagkaroon nga ng salitang platonic eh. Mm-hmm. Aha. Ibig sabihin, walang carnal relationship kayo, but you love each other so much and so intense, talagang mainit na mainit ang pagmamahalan. Yes! Mainit ang pagmamahalan natin. Ayaw rin yung magkahiwalay. Mm-hmm. Di ba? Nagkaroon kayo ng pagkakaisa sa isip, sa maski yung pananaw ninyo. Mm-hmm. Nagkakasundo sa maraming bagay. Hindi rin nagkakasundo sa maraming bagay. Which is good. Oo, tama yun. Yung dapat. Ganun kami actually. Dapat. We are opposites and the same at the same time, parang ganoon. Lovers! Kaya nasusustain nyo yung relasyon ninyo, di ba? Yun! Nasusustain ninyo kasi you learn to tolerate each other. Can you imagine kung kayong dalawa naging mag-asawa, di mas maganda pa lalo, di ba? Oh my God! Di ba? Parang hindi ko kaya kinaya. imagine lang yun. Kung halimbawa asawa mo, kagaya niya. I'm sorry, I don't want to compare. Yeah, halimbawa yeah. lang, baka magalit yun. Hindi, no? Hindi naman po, sir. Nakabantin na po sila ba sa kanya? 6'2 lang naman po ang height nun eh. Isipin mo, yung tolerance na mo sa kanya, mm-hmm. Halimbawa, nagawa mo sa asawa mo. Mm-hmm. Asawa mo pa yon, imagine. Meron kayong hindi lang yung ganun tolerance, may carnal relationship. Correct, may carnal relationship. Magtatagal lalo yun. Diba? Ang ganda no. Diba? Kaya pala, at least na medyo na naliwanagan tayo doon, partner. Kasi talaga, may mga individual differences talaga, which is talagang minsan mahirap pagtagpuin yung mga yung gusto niya at gusto ko, halimbawa. Magkaiba kami in so many ways. Totally different world. Parang ganun yung lumalabas. Pero tumatagal. Oo. And we plan to stay long for nandun sa the people involved, nasa sa kanila yun. Mm-hmm. So, sinasabi ko, walang pag-aaral nagsasabi na yung dalawang pareho, dalawang maganda, dalawang pangit, o isa pangit sa maganda, di ba? Magkakaroon ng magandang relasyon sa future, wala yun. Ang key doon, ang susi doon, yung tolerance nilang dalawa. Tolerance, yeah, that's the term. Diba? Not necessarily compatible or meron kayong chemistry. Iba pang aspeto, sir, yung chemistry na tinatawag. Oo, iba yung chemistry na yon. Ibig sabihin yan, sir, di ba, sabi mo, sa inyong point of view, as lovers kami ni Chris, we can be lovers without having a carnal relationship. Bakit po ang mga mag-asawa, pag dumating sa puntong wala na yung carnal relationship, kasi, may balahibo na lang yung tumatayo. Yung gano'n, nagkakaroon sila ng differences. Oo, kasi... Bakit sa experience ko, kadalasan, pag kinakausap ko sila, once upon a time, binigyan nila na masyadong importansya yun. Oh. Kaya nung nawala yun, hindi na nila matolerate. Diba? Kaya lagi ko sinasabi, ang importansya sa relasyon, hindi lang isang bagay, maraming bagay. Correct. Kasi a person has so many dimensions. Tama. Correct.
So, lahat ng dimension niya ma-discover niya. Hindi kasi alala ko lang po kasi yung, sorry, alala ko lang po yung ex ko eh. Na, ang rason ex na kayo. Ano ba yung asawa niya? Sir, sorry. Ah, sige, sige, sige. Kasi naalala ko lang. Tama, tama. Lang ako sa ano, sabi marami niya. Na, marami na, baka marami na lubos. Hindi, kasi sige, sabi niya, sir, na you don't focus on just one aspect because a person has so many dimensions. Correct. And if you give so much attention on just that one aspect, kapag ka nawala yun, good luck talaga correct. Sa inyong dalawa. Sira na, sira na. Kumbaga, wala na, mahirap nang buuin yung isang relasyon kasi isa lang yung aspeto na nabubuo yung foundation. Now I understand tama. Why hindi kami nag-workout noon. ng mga ex ko. So, merong importante na nawala. Yes. Sa inyong dalawa. Tanungin mo, Christopher, kung ano yun. Alam mo na yun. Super, alam mo naman ako. Gaano ka-importante, sir, yung bagay na yun? Sexual relationship. Kunyari kasi hindi naman lagi everyday nagkakasundo yung mag-asawa. Sinasabi ko sa kanila, for as long as you are healthy, mm-hmm. kailangan health kasama yun eh. Mm-hmm. That will not happen if one or two are not healthy. Tama. Kaya, tama na naman. Hindi kailangan healthy. Healthy talaga. Mm-hmm. For as long as they're healthy, sabi ko, palagi sa kanila, mm-hmm. Focus on that. God gave you that function, gamitin mo. If you don't use it, you lose it. Agree? Ganun talaga. Agree. Eh. So, pagka-healthy ka, kung hindi ka na healthy, mm-hmm. kailangan intindihin mo at saka nung asawa mo or partner mo mm-hmm. na tolerate na natin dahil wala na. Mm-hmm. Hindi na natin magagawa. At least, hindi ko na magagawa. Correct. No? Kasi kadalasan, pero kung may ibang aspeto naman ng inyong relationship which holds you together, walang rason para hindi kayo magtagal. Oh, kasi kadalasan, like yung lalaki, nawawalan siya ng parang dignity sa sarili niya. Kapag wala na siya yun. Wala na yun. Sabi mong sexual performance. Pag hindi niya na kaya. Hindi niya matolerate yun. Yung init na ulo niya napupunta dun sa partner niya. Yung may mga ibang babae naman, hindi rin matolerate na bakit ganun? Kabata-bata niya, wala na. Ulo na lang umiinit. ulo na lang niya umiinit, diba? Ngayon, pagka ganun nangyayari, hindi rin niya matolerate, then it will have the same result. Hindi rin masusustain yung relationship nila. Diba? Dapat iba na lang ang gawin nilang dimension. Gumawa sila ng paraan. Marami naman paraan. Bawi pa sa ibang aspeto ng buhay pag-ibig. Kanina nabanggit nyo, Professor, ang hindi ko alam kung disadvantage ba yun. Kasi sa panahon ngayon, madami ng babae ang career-oriented. Unlike three decades ago, ang mga babae talaga, totoo, sinabi ni partner kanina off-cam, submissive ay mga babae. At domesticated. Domesticated. Tama, ako hindi kaya ako domesticated ako. Pero, di ba yung babae ngayon? But I am submissive partner. Talaga? Totoo. Submissive ako sa asawa. Totoo yan. Pag pinandilata niya ako, ganun ako. Hindi ko alam kung disadvantage ba yun, sir. Kasi sabi niyo kanina. That women are more empowered, career-oriented now as compared to before. Well, sa totoo lang, ngayon, advantageous na yung ganung setup mm-hmm. sa mga babae. Mm-hmm. Yes, kasi kay yes. tagal naman nila na nagtiis. Mm-hmm. Na napakababa ang tingin sa kanila. Hindi ba? May ganong dati hindi yun. Hindi naman dapat ganun. Mm-hmm. Dahil tao rin ng isang babae. Di ba? Nakakaramdam din kung ano naramdaman ng isang lalaki. May karapatan ding magsalita. Tsaka hindi lang yun. Maging sa pangangatawan, mas malakas pa nga mga babae kaya sa lalaki. Mm-hmm. Di ba? So kailangan iingat naman natin correct. Yung dignidad nila. And part of that, yung ma-empower sila na magawa nila yung gusto nilang magawa, di ba? Ma-develop yung career na gusto nila. Advantage sa kanila yon. Good thing for the women. Oo. Pero pagdating sa relasyon, minsan naman may mga ibang mga lalaki hindi tanggap yon. Na ang babae ay gano'n na ngayon. Kasi may ego ang mga lalaki, di ba? Pakunyari sa bahay, pag dominante si babae, syempre si lalaki ay pumayag ng gano'n. Kunyari, lagi may opinion si babae, si lalaki, ewan ng ganun. Kailangan ako yung masusunod sa bahay na to. Babagsak na naman dun sa sinasabi kong tolerance. Mm-hmm. Kung hindi matolerate ng lalaki yung empowerment ng kanyang partner na babae, masisira. Mahihiwalay na naman sila. Correct. Hindi ba? Kailangan matuto ang mga lalaki na that women also grow. Oo, they grow. Correct.
tao rin yan. Mm-hmm. Kung anong ambisyon mo, magagawa na nila. O mas mahigit pa, hindi ba? Oo. Ang di na lang naman po nagagawa ng babae na kaya ng lalaki is umihi sabay-sabay sa arinola. All the rest nagagawa ng babae. Yun ang paniniwala ko, partner. Di ba? Sabay-sabay mga lalaki sa arinola, kaya nyo. Babae, hindi namin kaya. Yun lang ang di namin kaya, partner. Na kailangan tanggapin nyo yun. I-tolerate nyo yan. Yeah, toilet nga ng lalaki, mas madumi kaysa ng babae. Yun nga lang. Pero totoo yun, ano, makikita talaga natin yung pagbabago, yung evolution ng mga babae no, dati kumpara sa ngayon. Ang mga babae talaga dati, pag nasa bahay, diyan ka lang, magsakin ka lang, magbantay ka ng bata. Mm. Ganun lang talaga eh. Kahit may pinag-aralan yung mga babae dati, pinababayaan sa bahay. Ngayon, hindi, magtatrabaho ako. Magano tayo ng yaya, di ba? Ganun ang mga correct. Babae. Pero ngayon, okay na rin po. Di ba? Pero bakit kaya kung natural na dominante dapat ang isang lalaki sa mm-hmm. sa isang household, why are there battered husbands? Parang meron akong nakausap no minsan, but ano talaga under siya? Under the sigh. Hindi lang, binububog. Kasi talaga. May mga kasong ganun. May mga nakita na ako na ang lalaki, mm-hmm. hindi naman binubog. May nagpa-counsel hindi na rin naman, po sa inyo. Hindi siya binubugbog, nagpapabugbog. Mas okay na. Gusto kasi, niya. Kasi nilalagay siya sa garapon. Lahat ng mga tinanong ko dun eh. Na sinasabi, Prof, binubugbog ako ng ano eh. Anong ginagawa mo? Wala lang ho. Nagpapabugbog. Bakit? So, sabi ko, bakit mo tinotolerate? Correct. Pinapabayaan yun. Hmm. Nabugbugin ka. Hindi naman yun dapat. Yun naman hindi dapat itolerate, syempre. Hindi man dapat, di ba? Hmm. Para siya lumigaya daw. Huh? Para lumigaya yung asawa niya. Hindi ba leading to perversion yun, sir? Oo, di ba masukism yun? May mga ganun nga eh. Kaya sabi ko, kung mayroong karapatan ng babae magreklamo, ang lalaki mayroon ding karapatan magreklamo. Ito to naman, may karapatan. Oo naman. Yung pagbubugbog ng lalaki, hindi parang hindi normal na magpabugbog siya. Siyempre. Hindi ba? Pero nakakatawa yung dahilan yun. Para lang maging maligaya siya. Hindi kaya pag nasanay siya ng ganun yung ginagawa sa kanya. Na, diba? Ganun na nga nangyayari. Pagdating ng araw. Walang actually difference yung bugbuga ng lalaki o kaya ng babae. Mm-hmm. Basta when it comes to battery, no? Yung pagbubugbog. Pareho ang sitwasyon yan. Na kaya ka binubugbog kasi nagpapabugbog ka. Sa kaya sinasabi ko nga sa kanila, maski sa mga bagong mag-asawa, pag kayo mag-aasawa o mag-asawa na, huwag nyo naintay yung bugbugin kayo. Mm-mm. Pag tinaas pa lang ang kamay niyan, umamba na sa'yo, ano hiwalayan mo na. Kasi pag pinabayaan mo yan, sir. Babagsak yun eh. Oh. At tutuloy-tuloy niya kasi, yun. Kasi diretso yun, nasa pag-aaral namin sa behavior ng tao yun. If you allow your husband to slap you, whatever. Oh, isa na yun. Ihulog ka sa hagdan. O itula ka. Oo. O yun. Hiwalayan mo na. Ay, talaga. Kasi masamang senyalis ang na yun. Susunod, ang susunod na yun, na violence na eh. Oh. Ngayon, pag tinolerate mo yun, pakonti-konti yun, darating ang panahon, mas malala ang mangyayari. Ay, nakakaloka. Oo. Oh. So, huwag niyo aayahan kaya, na. Pag ganun pala yung asawa niyo, Kaya iba nagtataka, bakit ganun? Bigla siyang nakapatay ng tao, ay matinong tao. Mm-hmm. Diba? Correct. Pinatay niya asawa niya, bakit ganun? Walang record o ano. Kasi nga, naipon na yun, mm-hmm. tapos ang warning nun, either umamba siya, naitulak mm-hmm. na niya, may ginawa na siya, naging physical na yun, kasunod nun, violence na. Oh, ako, tandaan niyo yan, mga... At huwag niyong hahayaan, mga kababaihan. No? The moment na sampalin kayo ng mga kapareho niyo. Dapat nga hindi aabot doon. Ganun pa lang. Ganun pa lang, pagtaas pa lang ng braso. Kuha ka rin ng batsa para may panalag ka. Yung, ano tawag doon? Yung tabig. Oo, ng mga plato. Senyalis na yun, Professor. Tapos tingnan niya, di ba kung baka may sakit lang, gumaganda rin. Epileptic. Yun talaga, yun na, may kasunod na yun. Darating yung panahon na mas malala doon ang mangyayari. At next is violence. And we don't want that. Nako, more on Professor Fred's expert advices. Maya-maya po sa pagbabalik ng tambalan dito sa DZRH. And RHTV. Huwag kayong alis, babalik ba kami? Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance floor. Yeah, baby, follow me. You gotta bring it all, burn the floor. Just burn the floor. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance floor. Yeah, baby, follow me. You gotta bring it
Mga pagkain masarap kainin na nakakabawas ng timbang. Mga lutuing sosyal ang pangalan at napakamahal sa hotel na simple lang palang gawin. At mga tsibog na pag pinagsama-sama, di mo akalaing champion ng lasa. At mura pa sa isang show na lalabas ang sarap. Show Rap! Sabado, kasabay sa oras ng luto mo. Show Rap sa RHTV! Tambalan dito sa DZRH. Siyempre, kasama pa rin ang ating napagaling na love expert. Yan. Pagaling sa pagbibigay ng pieces of advice. Correct. Si Professor Fred Cabuang. At siyempre, madami mga mag-asawa ngayon. Oo nga, madami mag-asawa ngayon. Partner, ang talagang nilakasan ang radyo, nilakasan ang volume sa television. Diba? Kasi madaming mag-asawa, I'm sure, ang talagang gustong magtagal ang kanilang relasyon. Correct. Kasi bakit ka naman, bakit mo naman asawain isang tao kung wala kang balak patagalin yung relasyon ninyo, di ba? Correct. Tama din yung sinabi ni Professor kanina, ready ka ba, kunyari, pag-asawa na kayo? Ready ka ba natanggapin yung pagmumukha ng asawa mo until the rest of your life. Existence? Then makita mo, pagising mo sa umaga yan, lagi mo ka makikita mo, handa ka na ba? Mm-hmm. Kung handa ka na, pwede na kayo mag-asawa. Tsaka kukulubot siya, kukulubot. Pare, kukulubot, papangit. Mamamaga. Diba? Totoo yun. Kung handa ka na, pwede na kayo magpangasawa, pwede na kayo mag-asawa, at pwede na kayo pumasok sa isang relasyon. Pwede mo nga ba talaga masabi, sir, na ready ka na mag-asawa? Ang makakapagsabi nun talaga, yung concern. Taong involved. Na ready ka na ba? Nasa condition ka na ba? Mm-hmm. Correct. You set diba? The condition again. Oo. Yun. Ngayon ang problema, yung isa. Mm-hmm. Kasi it takes two, di ba? Correct. Mm-hmm. Tatanungin ko naman siya, kinausap mo na ba? Sa tingin mo ba, handa na siya, natanggapin ka? Na... Bakit po kaya madaming mga kaming kakilala at madami rin kami narinig na kwento na ang tagal-tagal nilang mag-boyfriend-girlfriend? Pero ang ending, hindi sila kinasal? Or ang tagal nila naging mag-boyfriend-girlfriend, yung nagpakasal sila, yeah, saka sila naghiwalay? Tama, mm-hmm. Oo. Bakit nangyayari yun? Eh, di ba, considering ang tagal-tagal dapat, it could have mean na they could tolerate each other and they're very compatible. Nangyayari yan kasi pag umabot yung realization nila ng responsibility. Mm-hmm. Yung responsibilidad nila sa isang relasyon na. Kasi iba na relasyon nila eh. Correct. Iba dati boyfriend-girlfriend. Ngayon, correct. Mag-asawa. Oo, may iba na ano yun eh. Iba na responsibility. Oo, yung responsibility ng magiging asawa, mag-asawa, iba na yun. Kaya sinasabi ko sa kanila, madali mag-asawa. Mm-hmm. Pero maging asawa, mahirap. Correct. Patgampanan ang pagiging kaya asawa. Kaya mo ba yan? Diba? Kaya kadalasan, minsan may kilala nga ako, 15 years sila boyfriend-girlfriend nag-live-in. Nag-live-in pa. Mm-hmm. So finally, nag-asawa sila. Isang taon, naghiwalay. No! 15 years silang mag-live in, pero nung kinasal... Saka sila naghiwalay? Saka sila naghiwalay. Bakit daw, sir? Ang pinakadahilan na sinasabi nila nga, yung hindi nila matanggap sa isa't isa, yung pagbabago ng ugali, nagbagong ugali, nung mag-asawa na sila. Sabi nga kasi minsan ang ugali ng tao nagbabago kapag nag-asawa na. Kapag nag-asawa na. Bakit? Correct, correct. Nagbabago. Ang daming mga couples na ganoon yung sinasabi nila. Kasi ang pag-aasawa, it brings you to another level of relationship. Mm-hmm. Mm-hmm. Pag inisip mo lang mag-asawa na kami. Mm-hmm. May konting pressure. Oo, na siyempre, una-una, gusto mong patunayan na patatagalin mo yung marriage ninyo. Mm-hmm. Kaya lang, in the process, yung dalawa trying to focus on sustaining each other, nagkakaroon ng conflict. Mm-hmm. Yung isa, gusto mag-ipon ka agad, mag-asawa na tayo, mag-ipon ka, gusto ko magkabahay. Sabi niya, teka muna, huwag ka muna mag-bumili ng bahay. Kailangan natin, cash, magkakaanak muna ako. Paano pag gaganon, diba? Professor? Sino ang dapat masunod sa tingin ninyo? Pagdating talaga sa decision making, mahirap din yan. Diyan din nagkakaroon ng conflict yung mag-asawa. Totoo yun. Para mapagtugma mo yung dalawa na yun, kailangan ang priority nila pareho. Mm-hmm. Doon dapat magkakasundo. So, kailangan magkasundo sila. Ano ba ang priority mo? Ninyong dalawa, hindi pwedeng isa lang. Kayong dalawa, gusto niyo bang magkabahay? O magkababy muna. Kaya sinasabi ko, importante yung planning. Planahin ninyo. Kung hindi pa kayo mag-asawa, minsan ang pagpaplano, baliwala eh.
Mm-hmm. Pero pag nag-asawa na kayo, dyan nagsisimula yung plano. Pag nagplano naman kayo, nandun na yung presyo sa inyong dalawa. Mm-hmm. Kasi pag nag-usapan nyo isang plano, dalawang isip ang pumapasok dyan. Yes. Totoo. Ngayon, doon nagkakaroon ng conflict. Sino masusunod sa aming dalawa? Correct. Pag hindi nagkasundo yan, away. Mm-hmm. Hindi ba? Patay na. Oo, maski yung halimbawa, panganganak, ha? Halimbawa, ganyan. Mm-hmm. O, ang pag-paplanoin nyo yan. Ano ba unahin natin? Yung crib. Crib ba? O kaya wag na muna, patabi na lang natin siya sa kama natin. Tipid pa. Di ba? Gabatuto siya maglakad. Mm-hmm. Mga ganon. O hiwalay ba yung kwarto? Minsan, pati yung kwarto. Di ba? Nagiging source ng away. O, nag-aaway. Bakit yung kwarto? Ayoko ng pintura na yan. Bakit mm-hmm. hindi ganito amoy? Mm-hmm. Pati yung mga gamit ng bata, pinag-aawayan ninyo. Unahin mo to, unahin mo yon. Hindi ba? So, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mm-hmm. pag lagi kayo nagkakaganon, nawawala na yung tolerance nyo from each other kasi nagkakatampuhan. Yeah. At hindi na pag-uusapan minsan yung tampuhan na yun. O, syempre. Kaya lumalaki. Oo. Kailangan hindi hayaan kasi na mag-build up. Kadalasan naman, kaya hindi sila nakakapag-usap doon. Pareho nag-iisip pa, isa-isip nila, ayoko siya masaktan. Di ba? So, tinatago nyo pareho yung dapat nyong pag-usapan. So, ano pong kaibahan sa tinatolerate mo? Sa tinatago mo yung... Is there a difference? No, kailangan pag-usapan nyo. Ah. Kailangan, halimbawa, may ginawa ka, kailangan sabihin ko sa'yo, alam mo, baby, yung ginawa mo... Hindi masyado maganda, hindi ko hindi type. Hindi maganda, pero okay lang sa'yo kung feel mo. Di ba? Okay yun. Pero sinasabi ko sa'yo na hindi ano yun, hindi nakakasaya sa akin. Oo, mm-hmm. Hindi ako natuwa pero, sa ginawa mo. Pero okay lang. Okay lang. Hindi, bahala ka na kung gusto mong baguhin yun o hindi. Di ba? Pero ako naman, hindi dapat ako magdamdam. Kasi alam ko ganun ka eh. Mm-mm. Yun na siya eh. At saka para naman sa, para sa'yo din at sa pagsasama natin. Sinasabi ko sa mga lalaki, isipin nyo na lang na tinanggap nyo siya, tinanggap siya, tanggapin mo pati ugali niya. Correct. Ngayon, pag nag-develop, na-develop niya yung ugali na naging masama. Diba? Hindi na maganda para sa relasyon. Oo, masama ano. Ang tanong nga sa akin, Prof, anong gagawin ko? Mm-hmm. Hiwalay ako na ba? Hindi, bigyan mo siya ng another option, another behavior mm-hmm. na habit na mas maganda, hoping na matabunan yung masama. Correct. So, dito kasi, na masamang pag-uugali, hindi mo matatanggal. Hindi talaga. Ito, hindi matatanggal ang masamang ugali. Yun na yun, nandiyan na siya. Yun na yun. So, paano dagdagan mo siya, you can change then? Oh, hindi, dagdagan mo na lang ng ibang ugali na maganda na tanggap mo para matabunan yung masamang ugali. Ah, so, ibig sabihin, kung yun na yung ugali niya, yun na talaga yun. Yun na hindi na mababago. Lalala pa ngayon eh. Ay, kakatawa. Kaya nga dapat stress ako bigla. Kaya tama, bigyan mo siya ng ugali na maganda na pwede niyang i-develop or mag-enjoy siya. Kaya sa kausap mo, darling, bawa, napansin mo na medyo tamad siya. Mm-hmm. Diba, kadalasan, ba't asawa ko tamad masyado? Walang ginawa kundi makabarkada o minam, gano'n, di ba? Sa ugali. Diba? Hindi na matatanggal yun. Hindi matatanggal yun. Pero, ang pwede mong gawin... Kausapin mo siya. Mm-hmm. Ba't ka nakikipag-inuman? Mahilig ako sa sa inom, gano'n. Mm-hmm. Sabi mo, sige, alam mo, maganda yan. Magtayo tayo ng beer garden. Yeah. Ikaw mag-manage. Alam mo, totoo yun. Ikaw ang mag-manage. Oh. Yung pala hilig mo, di ba? Oh, mahilig ka kumanta rin. Nakikanta ka dun sa karaoke. Mm-hmm. Gumagastos ka. Well, ikaw. Magtayo tayo ng sarili natin karaoke bar. Totoo bigyan yun, mo siya ng option na mas mag-enjoy siya. Correct. Because correct. You can never really change a person. Oo. Pero at the same time, enjoy siya. Hindi ka naman problematic kasi mayroong income na pumapasok sa'yo. Totoo. Correct. Nakabawi. Kumbaga natabunan naman yung pagbabarkada niya, na wala siya sa'yo palagi. Kasi pag siya na nagmamanage, iisipin niya, ayoko inumin yung produkto ko, yung binibenta ko to. Titipirin pa nga niya eh. Perfect example, ma-share ko lang din. Kasi ganyan, yung parang siyempre sa mag-asawa ako, personal experience sa nanay at saka tatay ko, ganyan, may misunderstanding sila. Kunyari, diba, sa pag-iinom ng tatay ko, ang ginawa namin, para hindi niya mag-inom, hinanap namin yung isa pang bagay na pwedeng malibang siya. Mm-hmm. Oh, yun. Oh, which pwede. Is mga hayop. Which is droga. Droga. Mas malala pala. Totoo yun. So, may mga option ka. Binigyan namin siya ng aso, ng kabayo, ng kalabaw. So, instead na madivert yung attention niya sa pag-iinom, sa pag-aalaga na lang ng mga hayop. Which is ginagawa niya na everyday, libang na libang siya sa pag-aalaga ng pero mga hayop. Pero umiinom pa rin siya.
Pag may okasyon na lang. Unlike before, kasi, na uuwi siya ng gabi, lasing kasi, ganoon. Kasi ang ano niya eh, ang attention niya napunta na sa iba eh. Correct. Tandaan natin, ang isang araw mm-hmm. eh, there are only 24 hours. Mm-hmm. So, bawa, yung pag masama ugali niya, nagagawa niya yun sa gabi, mm-hmm. pag meron siyang ibang ginagawa na mabuti naman, sa gabi na maayos, matatabunan na yun. Oh. Mawawala so, talagang it works. Correct. Ganun pala yun. So, huwag natin baguhin ang ugali ng tao. Kasi yung tatay ko, huwag ka na mag-inom. Ganun-ganun. Hindi, oh. talaga naalis. Oh, hindi naman matatagal. Hindi na pala yun. Tama yun eh. Oh, hindi mawawala yun. Ayan. Hanapan na lang natin ng ibang bagay kung saan na pwedeng ma-divert yung kanyang attention sa mas magandang paraan. Parang ganun. Oo, oh, tama. One interesting question, Professor. Bakit? Siguro doon yung interesting yan, ha? Mayroon ka pang introduction yung interesting. O, sige, based go. Based on your experience sa mga pagbibigay ng ano, ng counsel, ng pagka-counsel sa mga mag-asawa, ano po yung pinaka, madalas na dahilan kung bakit nangangabit ang isa? Sa babae, sa lalaki? Mm-hmm. Okay. Ang lalaki, tsaka ang babae, ibang sitwasyon nila eh. Okay. Yung sabi mong pangangabit, yung ba yung bakit extra, bakit tumahanap pa si Mr. Extra, yes. Ba't naghahanap ng iba pa? Mm-hmm. Ano yung actual na o may intention pa lang? Actual. O yun talaga nagkakaroon. Actual na to. May third party na. Yes. Mm-hmm. Third party na. Mm-hmm. Sige, okay. Sa lalaki, kaya umahanap kadalasan ng third party yon, hindi niya ma-express yung sarili niya doon sa partner niyang babae. Oh. Na pwede niya ma-express openly dun sa isa. Like? Halimbawa, hindi niya, ayaw niya masaktan, meron siya pangangailangan. Mm-hmm. Maski nga, cardinal relationship, hindi niya ma-explain. Mm-hmm. Kasi hindi niya magawa minsan yung gusto niyang gawin dun sa mm-hmm. asawa niya. Asawa niya kasi. Pero sa isa, magagawa niya yun. Kaya pala. Oh, may hinahanap. Oh. Ang babae naman, iba naman ang sitwasyon. Kung bakit humahanap pa sa iba. Oo. Mm-mm. Ang kadalasan, ang babae naman, pagka humahanap sa ng iba, ang hinahanap naman nila is yung respeto ng isang lalaki sa kanila. Mm. Kadalasan ang sinasabi nila, wala na kasi akong nararamdamang respeto doon sa asawa ko. Totoo din. Samantalang ang lalaki, yung bago o iba, mm-mm. nakikita niya may respeto na sa kanya sa maraming bagay. Sa private mm-hmm. relationship nila mm-hmm. maski yung development ng career niya mm-hmm. yun ang other than nang binubugbog siya no mm-hmm. kasi may mga yung bugbog hindi lang physical no may emotional yes. psychological yes. financial bugbog yes, yun eh yes. Bawa, hindi ka sinusustentuhan ng mm-hmm. ano ng asawa mo ikaw lagi mm-hmm. gumagastos oo ikaw lagi di ba wala siyang responsibilidad emotionally hindi naman siya nagsusuport sa iyo. Mm-hmm. Laging kinakalaban yung ikaw. Mm-hmm. One minute ka lang malate. Ang laki na dami yung sinasabi. Oh. Minumura ka na. Issue na ito. Minumura ka na. Yung mga ganang bagay. Marami. Hindi lang physical. Pag naramdaman ng babae yung ganun, nagkakaroon siya ng pagkakataon na merong isa namang lalaki nga alala. May mamimit siya. Mm-hmm. Doon na niya mapifeel yung ano, yung response, yung respect as a woman. Pero ang lalaki iba talaga eh dahil ang lalaki iba yung hanap iba yung hanap. Totoo, more totoo. Ano more physical more intimate hindi lang physical it's the ano parang escape mm. na hindi ko magagawa sa asawa kong babae mm-hmm. dito nagagawa ko mm. open ako doon kaya maraming mga sitwasyon sa pag-aasawa after about normally ah after about 5 years. Dadanasin mo yan. Ay, nineryos. 5 years, 3 years na pala. Kinabahan. Normal na pinagdadaanan sa mga mag-asawa. Pinagdadaanan yun. Basta between the 5th and the 10th year, doon mo na makikita ang pagbabago ng relasyon ninyo. Mm-hmm. Tulad, Professor, pagbabago sa ugali, pagbabago sa treatment. Lahat. Maski sa oras na binibigay sa'yo, magbabago. Ano dapat gawin ni babae kung sasakay? Kakabahan eh, no? Hindi na nagsasalita. Hindi na nervous. Sinisisig na lang nagsasalita. Kailangan malaman mo, bakit biglang nagbago? Bakit nagkaroon ng pagbabago? Hmm. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, tinotolerate ko, okay lang yon. Pero hindi ka pwedeng mag-tolerate ng isang behavior balik. Na hindi mo alam kung ano yon, kung ano nangyayari. Kailangan malaman mo totoo. Bakit ka pa lumalabas gabi-gabi? Hindi, sa akin, okay lang naman yun eh. Sabihin mo lang sa akin. Ba't ka lumalabas gabi-gabi? O bakit mo tinatago sa akin yung cellphone mo? Okay lang naman din. Hindi ko na mabasa yung cellphone mo. Diba? Correct. O, sabihin mo lang sa akin.
para maintindihan ko bakit nagbabago yung relasyon natin dalawa. At pag naintindihan mo, may iwasan na magkaroon siya ng ibang ka-affair o third party. Magagawan mo ng, tatanungin mo sarili mo, tolerate ko ba to o hindi? Mm. Hindi ba? Kasi kung itotolerate mo, part of growing up, okay yun. Pero kung threat yun sa sa relasyon ninyo, mm-hmm. kailangan may gawin ka ng paraan. Oo. Hindi mo pwedeng tanggapin basta ng ganun, mm-hmm. na itotolerate mo lang. Alam mo na you're trying to sustain a relationship, pero siya hindi. Kaya prankay mo na siya. Alam mo, darling, ano bang gusto mo mangyari? Ginagawa mo yan. Mm-hmm. Gusto mo ba maghiwalay na tayo ngayon pa rin? Diretsuin mo na. Kasi yan ang ginagawa mo, nakakasira sa sustenance ng relasyon natin. Eh. Mm-hmm. Correct. At gusto nating magtagal to. Oo. Eh. Ngayon, kung wala ka ng plano magtagal, sabihin mo na sa akin ngayon. Madali naman ako kausapin. Nakakaintindi naman ako. Para hindi maghanap ng iba siguro yung asawa mo, ibigay ang hilig. Ganun lang yun. Pagbigyan ang gusto para hindi na humanap pa ng iba, di ba? Oo. Napakarami pa na pwede natin pag-usapan, partner, kaya lang. Bitin na tayo sa oras! Wala nang time! 45 talaga? Minutes lang yung show natin! Oo, nga, no? Sana, Professor, mag-guest ka pa namin sa mga susunod na panahon. Anytime. Correct, kata. Gusto ko po namin mas makausap. At saka, pwede ko po ikaw i-text pag may problema po. pwede. Ang dami niyo po cellphone number dito, lahat po na network. You have a Facebook account, Professor? Meron akong Facebook. Ayan. Tito Fred. Basta Tito Fred lang. Makikita mo lahat ng mga advices ko, not only to my students, but to everybody. Worldwide yun. Talaga? Pero pinipili ko friends ko. Friend niyo po ako, ha? Friends na po tayo. Kasi hindi ko kilala, hindi ko siya pinifriend. Pero open naman yun, nababasa rin nila. Correct. Sige, mabasahin namin yung mga ang advantage lang, pagka hindi tayo friend, hindi ka mga pagpadala sa akin ng private message. Correct. O, ipipm kita, ha? Tito Fred lang hahanapin ko. Kung mahanap mo, yung pang mahirap, eh. Hirap daw hanapin. Madami posters? Picture niyo dun, baka flower naman po yung picture. Hindi. Makikita mo yung mukha ko. Ayan. Sige. Thank you very much. Thank you sa inyo dalawa. Salamat. Last pieces of advice. Short lang, sir. Para sa mga mag-asawa. Una, happy Valentine's sa inyo lahat. Yay! Happy Valentine's na po. Huwag niyo palalampasin ang Valentine's na hindi kayo nagsasaya, mag-asawa man o hindi, magka-boyfriend. Pero remember, ang Valentine's Day hindi lang sa mag-asawa at magka-boyfriend. Huwag niyo rin kalilimutan ang magulang ninyo. Tama. Kasi araw ng mga puso yan, ang mga anak ninyo, kapatid, lahat ng minamahal niyo sa buhay. Kasi maski pa paano, lover kayo. Hindi, iba-ibang level lang yan. Kaya huwag mo kalimutan bigyan ng lover kita. Alalahanin niyo silang lahat. Pagdasal ninyo, tatandaan niyo lang na Happy Valentine's Day happens only once a year. Yes. Okay. Pero it's not unlike Christmas, which is from September to January. Correct. Tama. So, what I'm trying to say is, let Valentine's Day be the beginning of a renewal. Yeah, no? Ang ganda nun. I-renew nyo ulit yung mga pagmamahalan ninyo. Kung ano man yung nangyari sa inyo, i-tolerate ninyo and try to build up and let it grow. Kung hindi naman mangyayari yun, wala na, hiwalayan nyo na. Pwede naman kayo magsabi sa Happy Valentine's, sa hiwalay na tayo. Okay, maraming salamat. Nicole, Christopher, thank you very much, Professor Fred. Salamat. Ang dami naming natutunan sa iyo ngayong araw nito. Until next time. Huwag ka po magsasawa pag in-invite ka namin. Thank you very much. Thank you. Salamat. Ang Tambalan sa pagbabalik ng RHTV. Okay nga, Alice. Para ilalagay ko sa Facebook ko. Oh, handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na 'to. Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika at marami pang iba. Talaga nga namang jingle lang ang pahinga. Tuloy-tuloy, dire-diretso. Hindi mo talaga iiwan. Salubungin ang Good Morning sa programang Sunny in the Morning with Kisses with Sunny Casulia at Kisses Javier Hansen. Mapapanood sa halos isang 1,000 TV channel ng RHTV live araw-araw alauna ng umaga. Sunny in the Morning with Kisses.
flow. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance floor. Yeah, baby, follow me. You gotta bring it on. Show me more. Go Star City, City, let's have some fun. Go Star City, City, anytime, anyone. Go Star City, City's for everyone. Go Star City, City. May tanong ka ba tungkol sa pag-ibig? May sesi pangga dyan, live! May tanong ka ba tungkol sa relasyon? May sesi pangga dyan, live! May tanong ka ba tungkol sa politika at showbiz? May sesi pangga dyan, live! May tanong ka ba sa mga bagong balita at impormasyon? O kaya mga bagong kaalaman? May sesi pangga dyan, live! Kaya samahan mo na ng live si Pangga sa Pangga Ruth Abang Live. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Mapapakinggan sa DZRH at mapapanood sa RHTV. Pangga Ruth Abang Live. Nagpupunas ng dumi. Nakakaloka naman yung naging topic natin for today. Sobra, di ba? Ang daming nating nalaman, partner. Napakatalinhaga. Yan. Correct. Pagdating sa pag-ibig. Yan. Totoo pala yun. Ang ugali ng isang tao, kung ano yung nakita mo, the na first time na makilala mo siya, ay ugali niya na yun for the rest of his life. Hanggang sa mamatay na siya. Correct. Yun na talaga yun. Hindi mo na mababago yun. But, kung masama man yung ugali niya, hindi mo man mabago, eh pwede mo namang pagtakpan sa ibang magandang ugali. Yun. Kasi wala namang taong masamang-masama na lahat ng aspeto o dimension ng kanyang pagkatao ay masama. Meron ka rin naman makikitang kabutihan. Correct. Kaya magandang ano to, magandang natutunan natin, partner. Bakit mo nga naman pipilitin ng isang tao na magbago? Kung yun na talaga siya yun. Oo. Diba? So magandang tip yung binigay sa atin na bakit hindi ka nalang humanap ng ibang bagay na pwede pagbalingan. Correct. O kaya isang bagay na maaaring mapagtakpan kung ano man yung mali niya. O, tama. Tama. Uy, i-practice natin sa ano, sa real life, partner. Yan, yan. Kunyari, ikaw, hindi ko na mababago, partner, na ano ka, masama ugali. Parang hindi ko na mababago na abnormal ka. Na meron kang ano, may konti kang sakit. May sakit ako. hindi ko na mababago na sadyang tahimik ka eh. Diba? Hindi ko na mababago yun. Kahit naman anong pilitin alis ko na... inumin mo ako, partner. Hindi, dati, pinainom kita ng mortayo late. Hindi ko naman alam na hindi pala iniinom mo yon. Aceton pala gusto mo. So malay ko naman, di ba? So hindi ko na mababago. Kasi kumpara sa akin na maingay, hindi ko na mababago na tahimik ka. Correct. Pero ano yung kita kong ugali sa'yo na pwede kong mas tingnan is yung wala akong maisip. Sandali. Bigla. Teka lang ha. Parang wala akong maisip na magandang ugali. Bigyan mo ako ng pera, partner. Teka lang. Malilibang ako. Teka lang. Bigyan mo ako ng pera, malilibang ako. Makalimutan ko yung abnormalidad ko. Shhh! Ang ingay mo. Hindi ko mabago na ano ka, weird ka kasi kahimik ka. Na alam mo yun. Abnormal ka. Pinapaligoy-ligoy mo pa eh. Sige na, weird ka. And at least ano, nasabi ko na weird ka. Para sa akin, weird ka eh. Kasi, ba't ka ganyan? Parang tahimik ka na weird. Na parang, pwede namang hindi tahimik. Tapos lahat magulo, tapos tahimik ka, di ba? Pero, nakita ko naman sa ugali ni Tsuper, tahimik man siya. Mm-mm. Pero pagdating sa mga, kunyari, sa mga kaibigan, madami siya natatandaan tungkol doon sa taong yon. It doesn't mean that if he's quiet, ibig sabihin na that he doesn't care. Mm-hmm. O, di ba? Yung mga ganun. So, kung ang isang tao ay masyadong tahimik para sa'yo, hindi mo na mababago yun eh. Mm-hmm. Pero ang pwede mo makita sa kanya, meron pala naman siyang good side. Oh, yung, psychologist ka ba? Hindi naman, mangungutang lang. Mangungutang mamaya, o di ba? Ang ganda ng influence siya binigay sa atin no, ni Professor Fred. Nakalagi mo, parang nakaisip mo, ang haba na sinabi mo ha. Ganun talaga. Pag matatalino, at hindi weird. Like you. At ito nang hindi ko kinaya, partner. Oh. Lovers tayo sa perspektibo ni Professor. Hindi ko kinaya, pero in a way, pero di ba, kasi pag sinabi kasi nating lovers, lagi nating iniisip, may sexual intimate, relation. Intimate relationship.
Pero hindi naman eh. Hindi naman. Like what Professor also said na Valentine's is not just, it's for lovers. Kasi love is all about love for your mom, love for your dad, for your sisters, for your friends. Correct. O ganoon. So lovers tayo kasi kaya nating itolerate ang isa't isa kahit magkaiba tayo ng ugali. Sa ibang aspeto naman yun. Oo. Diba? So, baka kasi pag-isipan nyo ng kung ano eh. Hindi po kami, ganoon. Wala po kaming, balak sa isa't isa. Nagulat na ako na sinabi niyang, sa aking perspective, lovers baka kayo. Baka naisip niyo ako yung anak ko. Buti na naman, hindi na sinabi, di ba? Hindi naman niya naisip yun, partner. Nakakaloka. Well, thank you kay Professor Fred Cabuang. Yes, sobra, sobrang, ang dami naming natutunan ngayong araw na ito. And for sure, masusundan ng episode na ito. Magkakaroon ng extension itong episode na ito. Kasi nabitin tayo, ang dami mga questions, partner, na talagang gustong iba to kay Professor, pero wala na tayong oras. So sa mga susunod na episodes na lang, inyong pakaantabayanan niyo. Kirek. At sana sa lahat ng mga misi, sa lahat ng mga mag-jowa, di ba, naway meron po kayo talagang bonggang natutunan, di ba, sa ating napakagandang episode all about love. Yan. Hanggang sa muli mga kaibigan, hanggang sa susunod na Sabado, dating oras, dating gawi. Kasama pa din ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Bye-bye.